Kita natin yung isa. Balik ko yung paa niya. Hinihingal sila ngayon. Paalala ko rin sa inyo mga katips na po. Pag may itang panahon, magbigay po kayo ng... namin sa 50. At yun, nangyari, medyo nahirapan kami dahil dati namatayan kami mga 18. Sa vitamins naman tayo, ang unang-unang ginagamit namin yung Betracin Gold. Napakamahal nun at binibigay ko at sinishare ko sa inyo para pare-pares tayong kumita mga katips. At yun mga katips, at magandang araw naman po sa ating lahat. Ayan, at ngayon isishare ko naman sa inyo mga katips yung mga naging experience ko nung bago pa lang ako nag-aalaga at hanggang ngayon mga katips. At tara, samahan nyo po. At yun mga katips, at magandang araw po sa ating lahat. Ayan, at ngayon po ay Sunday mga katips, napakaganda ng panahon ngayon, no? Napakainit mga katips, at ngayon ay alauna na mga katips, at napag-vlog ako para ma-share ko sa inyo yung aking mga experience nung ako'y una pa lang nag-aalaga at hanggang ngayon mga katips. At bago yan, bisitahin muna natin yung mga chicken broiler natin na 23 days na. At panigurado, hinihingal yun sila mga katips. At tara, samahan nyo po ako mga katips. Ano? Yan. At yan, mainit na mainit ngayon. Oh. Pero ano, okay naman ang panahon ngayon mga katips. At mahangin. Yan. At buti na lang dito sa amin ay medyo mapuno. Yan. At tabing ano, sa papate. Yan mga katips. Oh. Medyo hinihingal yung ating mga alaga. At kahit pa paano, yan, nakaano tayo ngayon, fresh water tayo ngayon mga tips. At nagbigay na rin tayo ng dextrose powder para iwas sa na rin sa kanila, heat stroke mga tips. Kitang-kita mo paghihingil nila. At yan, papakita ko sa inyo ng actual mga tips. Yun mga tips, oh, ito yung ating mga manok ngayon mga tips. Oh. Hinihingal sila, medyo ganadong-ganado ang panahon ngayon mga tips. Uminit. Ayun, kita natin yung isa, balik ko yung paa niya. Yan, pilay, pero nakakatayo pa naman, ayos pa. Yan o mga katips, oh. Tangkita nyo. Yan, medyo hinihingal. Nakaano tayo ngayon, tubig. At mamaya maglalagay tayo ng dextrose powder mga katips. Para iwas heat stroke sa kanila. Kasi delikado. Para hindi mabawasan, wala tayong mortality mga katips. Ito naman yung isa. Ating maramihan na 80 na nandito. Yan, hinihingal oh. Tips. At hindi man ako mapaglagay ngayon ng electric pan dahil malamig naman, mahangin. Yan mga tips. Hinihingal sila ngayon. Kaya paalala ko rin sa inyo mga katips na po. Pag may itang panahon, magbigay po kayo ng electrolytes o dextrose powder saka plain tubig. Huwag muna po kayo magbigay ng vitamins na tulad ng vitamin po. Sa gabi na lang po kayo magbigay para sure na hindi po nasasayang ang ating vitamins mga katips. Kasi ihi lang sila ng ihi. Makita nyo, laging basa yung ipot nila. Ibig sabihin po nun, ihi sila ng ihi at inom sila ng inom ng tubig. Ayan. Ayan, dalawa na mga katips. Medyo iwasan natin yung mga katips pagkagulat nila. Kasi isa rin yun sa nagsasanghi sa heat stroke. Yung mga gulat. Kaya kung maaari, huwag kayong tuktok ng tuktok o gulatin. Grado, may stroke sa inyo mga katips. Ayan. Medyo hayaan na natin sila at nagkakagulo na mga katips. Ayan. Correct tayo sa ating pag-uusapan yun mga katips. Ayan. At yun mga katips, nakita nyo yung kalagayan ngayon ng aking mga alagang chicken broiler. Medyo hinihingal sila dahil may itong panahon. Sinabi ko nga po sa video ko, paalala ko lagi, tubig po muna o magbigay kayo ng electrolytes mga katips. At iwasan nyo ang pagkagulat nila mga katips. At yun, simulan na natin yung ating topic mga katips. Ito, papakita ko sa inyo yung aming dati, yung mga solid supporter natin dyan mga katips. Yung kauna-unahan parang nagawa ko ng video. Ito yung aming kulungan dati na unang-una pa. Ngayon, nagsira na mga katips. Hindi na namin nilagyan yan. Hindi na namin ni-repair. Kasi yun na ang aming ginagamit ngayon. Yan, disahod na kasi para iwas tayo sa reklamo baga mga katips. Yan. Ito mga katips, yan. Sira na. Hindi pa namin magiba. Hayaan na lang kusang gumibaya mga katips.
At yun nga mga katips, ano po, yung una pa lang ako nagsisimula kasi mga katips, talagang nagsimula kami sa ano, marami din mga katips, 50. Sinimulan namin sa 50 at yun, nangyari, medyo nahirapan kami dahil hindi pa namin alam yung timpla ng init saka yung lamig. Kaya nangyari sa amin na yun, nagkaroon kami ng mortality, madami, medyo nakaka-stress. Isa sa kalaban natin mga tips, nakaka-stress kasi pag namamatayan tayo ng isa, dalawa, tatlo, sunod-sunod hanggang dumami, ay doon yung sisimula yung stress natin mga tips. Kaya ginawa ko, dahil nahihirapan nga ako sa pagtimpla nung init, ginawa ko nun, uuling pa ako nun mga tips, uling pa gamit ko nun, may isang ilaw ako, tapos uling pa, doon pa yung sa dating pinakita ko kanina na kulungan, yun, uling ang gamit ko mga tips. Talagang napakahirap kasi tinatagal lang ng uling, dalawang oras, yan, ganun, isang oras minsan, gigising ka na naman, maglalagay ka na naman ng uling, kaya nakakapuyat mga tips. Kaya naisipan ko, sabi ko, ay magdagdag na lang ako ng ilaw. Yan, nagdagdag ako ng ilaw. Ginawa kong dalawa, tatlo, yun, doon ko na pagtanto yung timpla, mga katips. Ay ko, ganun pala, ang diskarte. Kasi makikita nyo naman, pag nialamig talaga, mga katips, nagsisiksika, nagbubungguan. Tapos doon, pag nagbungguan sila, makikita nyo yung mortality, nasa ilalim na, tapak-tapak na, mga katips. At kaya ganun, at wala pa kaming ano nun dati, yung kulungan ng mga sisiw. Kaya kung saan yung namin ng mga lalaki, doon din kami nagawa ng brooding nila. Kaya ang hirap, kaya yung kesame, nialagyan ko pa ng plastic, puro plastic na ano, galing sa sako, yun yung nialagay ko mga tips, tabon, yun, aral lang, tanong-tanong. Na pag-aralan ko. Tapos, siyempre, hindi din natin maiwasan yung suggestion ng binibilan natin na feeds. Ayun, mga tips. Yun nga, yung pinakilala sa akin, yung gamot na RoboStrip BK. Talagang napakaganda. Dati kasi binibili ko mga tips, unang-una. Sa vitamins naman tayo, ang unang-unang ginagamit namin yung Betracine Gold. Napakamahal nun. Nasa ano yata yun? 20. Ganun mga tips, at 24 yata yun eh, 24 o 25, ganun, ang mahal nun. Kaya, tapos sinadya sa akin, ito gamitin mo, mas mura, 40 pesos lang, pero napakadami na. Maabot na siya ng isang linggo mga tips, at effective na effective pa. Kasi mga tips, yung bibili namin dati, nagbebenta rin ng mga sisiw. At yun, nagtry ako dun sa kanya, sabi ko, parang mahina. Kaya naghanap ako ng ibang buyer, yun. Gusto kong pare ni tatay naman. Yun, maganda-ganda. Ayos naman, kaso medyo mahal naman, mga tips. Kaya, yun, naghanap na naman ako. Yun, meron kami kinukuhanan ngayon na taga rito lang din sa Magdalena sa amin, sa Laguna. Kaya, yun, dire-diretso na, mga tips, hanggang ngayon. Nakuha namin yung diskarte, kaya tuloy-tuloy lang mga katips. Saka yung share ko rin sa inyo mga katips yung experience ko. Dati namatayan kami mga 18, huwag po kayo matakot, kaya pa yon, kaya pang kumita pag nagkaroon kayo ng mortality na gano'n mga katips. Ang gawin nyo, sundin nyo lang yung mga sa video ko, nandun na naman yun mga katips, mga gamot, gawin nyo lang. Kasi yung mga nararanasan nyo ngayon mga tips, yung mga bago pa lang nag-aalaga ngayon, naranasan ko na po yan dati mga tips. Yun nga, unang-una yung siksikan, nag-siksikan sila. Pangalawa, mga namamatayan, bakit? Yan, kasi hindi natin malaman, hindi natin madetermine. Minsan nagtatae, minsan nasa loob na ng katawan, minsan may sipon, yan mga ganyan. Yung mga nangyayari na mortality pagsisiw pa lang mga tips. Uti-uti kong naagapan yun, na nagawa ng paraan mga tips. Sunod naman mga tips, no? Sa ano naman, nangyayari din to kapag naman sobra na sa init, pagdating naman ng 4 days o 5 days ng mga sisiw,
makikita nyo naman, naiinitan naman sila, nasa gilid naman sila mga katips. Pag nasa gilid naman, ibig sabihin, naiinitan na yun mga katips. Nasa gilid sila pero hiwa-hiwalay. Naiinitan na yun mga katips. At gawa na rin ng sahig, gawa ng hipot nila, dumadami na, yun, naamoy nila. Mainit po kasi yun mga katips, kaya gagawin nyo, uti-uti nyo tanggalin yung sahig. Ganun po yung aking ginagawa mga katips. Isa rin yun sa sikreto kung paano mapapaganda ang paglaki ng ating mga chicken boiler mga katips. Yun po ang isa. Kaya ano, minsan yung mga nababasa ko sa comment, yun nga po, nahihirapan sila, na-stress yan. Nasa una lang po yan mga katips. Magsimula po kayo sa ano muna, 30 heads yan, 50 heads, yung mga mababa po muna na puhunan, kasi hindi po biro talaga ang puhunan ngayon mga katips. Buruin nyo yung 100 heads natin, ang puhunan na po namin dyan nasa 20 mil na mahigit mga katips, nasa 20 mil. Buruin nyo yung laki, di ba, buwan-buwan ay nag-invest kayo ng 20,000, di ba, napakalaki, laking puhunan, kaya hindi po biro. Kaya suggest ko po sa inyo, sa mga bago pa lang dyan, simulan nyo sa 20 heads, 30 heads. Pag-aralan nyo po muna yung mga technique na gagawin nyo, yung mga dapat gawin, pagandaan, yan. Kasi may stress talaga kayo mga katips. At isa sa mga dapat nyo rin tandaan mga katips, unang-una, yung pagbibilin nyo ng mga sisiw. Huwag po kayo basta-basta bibili sa mga nagla-alok dyan, mga peki po yun. Bumili po kayo sa mga legit talaga mga tips. Lalo-lalo magtarong kayo sa mga feeds, mga may alam po yan mga tips. Sunod, yung pagkukulungan nyo, kailangan may sukat po kayo. Sa pagsusukat po, yun, tatimes nyo lang. Kunyari, 4 times 5, yung 4 ang lapad, ang haba po ay 5, ganun. Tatimes nyo lang yung 4 times 5, equals 20. Hindi, ilalagay nyo doon na sisiw ng manok ay 25 to 30, kasang kasang po yun doon mga katips. Ganun yung aking ginagawang basihan mga katips sa paggawa ng kulungan para hindi sila siksikan at luwag pa rin mga katips. Ito pa mga katips, na experience ko naman mga katips sa pag ha-harvest naman, you know, mga katips, pag-harvest minsan nangyayari talaga sa atin ay merong may mababa ang timbang, isang kalahati, isang kilo, yun ay mga tips ay siyempre malilit pa sila ng harvest, nagkukonsume pa sila ng kain. Discarte po doon mga tips, huwag nyo munang isasabay na pag de-dress sa mga malalaki. Kunyari nakapag-dress na kayo ng mga 2 kilo, 1.7, 1.8, huwag po nyo isasabay doon. Hayaan nyo po munang lumaki ng mga 3 araw, 4 na araw. Hindi naman kayo malulugi doon mga katips. At ganun pa rin, may tubo pa rin kayo doon mga katips. Hayaan nyo muna lumaki. Kasi sayang mga katips. Kasi kung nagsimula kayo ng 28 days na nag-harvest, tapos tumagal siya ng 35 days, okay lang yon. Kasi hindi pa rin kayo talo doon mga katips sa feeds. Kaya wag kayo magmadali sa pag didispose ng ating mga alagang chicken boiler mga katips. Mas maganda yung lumalaki pa sila kaysa maliit pa lang i-harvest nyo na, di ba po? Yan, ganyan yung mga discarding ginawa namin mga katips. Tapos nakita nyo nga mga katips yung luma kong kulungan, luma namin kulungan ay ang kasya po dun 100. Siksikan pa nga po nung pag ano eh. At pinaltan ko na nung first floor, second floor na ang haba po ay 4x9 mga tips. At yun, hanggang ngayon tumatagal pa naman, bakal na yung ano namin, kasi kahoy ang bilis sa masira. Kaya ayun, ang pinalit ko ay okay naman doon mga tips, kaso nga mababa yung kanyang bubong, medyo mainit. Ang gawin nyo yan, maglagay kayo ng kayakas sa ibabaw, basa-basa sa inyo pag sobrang init mga tips, kasi hindi may iwasan talaga yung heat stroke dyan pag ganyan yung pangyayari. At yun, isa rin sa na-experience ko mga katips, pag na-heat stroke ang mga manok,
Sa hapon siya. Okay. Sa hapon siya na hit stroke mga katip. Pagdating ng mga as 4 as 5, doon siya tumatihaya mga katip pag na hit stroke. Yun, yun po ay isa sa mga indikasyon na na-hit stroke mga katip. At yun mga katip, yun yung mga na-experience ko nung ako bago pa lang sisimula. At ngayon mga katip, yung mga sinashare ko sa inyo ay yun yung mga ginagawa ko. Hanggang ngayon mga katip, at wala po akong tinatago sa inyo mga katip na sekreto kung bakit malalaki ang aking mga alaga. Ay wala mga katip, lahat binibigay ko at sinashare ko sa inyo para pare-pares tayong kumita mga katips. Kasi ngayon mo naman, napakahirap talaga ng buhay ngayon at mahirap maghanap ng magandang negosyo mga katips. At yun lang, isa rin kasi sa magandang negosyo yan mga katips ang pagmamanok, lalo na pag marami kayo alaga, diba? Kaya ako, lahat ng na-experience ko, sinashare ko sa inyo at hindi ako magsasawang magbigay ng magandang kaalaman mga katips, lalo na sa pag negosyo ng chicken broiler mga katips. At yun, maraming maraming salamat po ulit at sana huwag po kayong magsawa at huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Yan. At, maraming maraming salamat po ulit at happy farming po sa ating lahat.